Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya mula po sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Narito na naman po kami ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God para sa isa na naman po paghahayag ng aming pastor. Ang pastor na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating kaalaman at unawa, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng pastor. Narito po si Pastor Leonides. Alright, magandang umaga, Pilipinas, at buong daigdig. Kaya, ayon sa pagbubukas ng tema na ating pag-aralan, na ang Diyos na may lalang sa atin ay asawa natin, ha? Dahil ayon sa 10 utos, huwag kang mangaloy niya. E sino mo sinasabi sa Biblia na babaeng hindi kilala? Itong babaeng hindi kilala na ito, walang iba kundi si Diablo. Asawa rin ng mga tulisan at magnanakaw, asawa ng mga mandarambong, talipunan, lahat ng makasalanan, asawa nila ay Diablo. Kaya ang Diyos na siya ang ating asawa, na siya ang naglalang sa atin, at lahat ng mga bagay binigay niya sa atin, lahat na nakikita niyo sa daigdig, galing sa kanya yan. At yan ay para sa tao. Alam niyo, ah, lahat ng planeta, nilalang niya lahat yan. At ang mga planeta ay tinatawag ng mga dioses na siyang kasali, kasama niyang naglalang ng tao. At bawat planeta ay may donasyon sa katawan ng tao. Unang-una na ang planetang daigdig. Ano binigay ng planetang daigdig nung sinabi ng Diyos na bigyan mo kong alabok? At nung binigyan siya ng lupa ng alabok, anong inilagay ng Diyos sa alabok? Diwa. Yan ang kanyang espiritu. Kaluluwa. Yung espiritu na nasa ating katawan ay galing sa Diyos yan. At ang katawang laman na ito na nakikita nyo, yan ang damit ng kaluluwa. Ngayon, bago isauli natin ang kaluluwa na yan at isauli natin yung katawan na yan sa lupa, kailangan mabanal ka na. Dahil kung di ka mabanal, kailanman hindi ka makabalik sa langit. Yung kaluluwa mo hindi makabalik sa langit dahil hindi mo siya nabanal. Dahil dito sa sanlibutan, dito ay nahalubiluan ng ating sarili sa mga bagay na makasalibutan. At ang mga bagay o mga tao na umilig sa salibutan, ang sabi ni Pablo, walang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Dahil sila ay makasalibutan at sila ay umaayon sa gusto ng kanilang katawang laban. At yung gusto ng kanilang kaluluwa ay maligtas. Kaya lang, hindi naligtas ang kaluluwa dahil hindi niya nalabanan ang pita ng kanyang katawang laman. So, yan ang dahilan kung bakit kakaunti lang ang nakabalik sa langit at hindi tayo nakabalik lahat. Pero gusto ng Diyos, lahat tayo ay mabalik sa kanya. Nandun sa Ecclesiastes 12:7. Ecclesiastes Kapitulo 12, Talatang 7. At ang alabok ay mauwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Alright, paano makabalik sa Diyos yung kaluluwa mo? Hindi mo nalabanan ng pita ng laman mo. Ng pita ng laman mo, yan ang dahilan kung bakit hindi ka nakapanik sa langit. So, kaya nga sila, sabi ko sa iyo noon pa, tayong lahat ay mamamatay. Mayaman, mahirap, mamamatay. Kailangan ang kaluluwa
makabalik sa Diyos. Dahil yun ang sinabi ni Jesus sa Juan 14:1. San Juan Kapitulo 14, Talatang 1. Huwag magalumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Alright. Ayon sa salitang yan, Nesus, kundi gayon, hindi ba sinabi niya, sa bahay ng aking ama, maraming tahanan, kundi gayon ang inyong ginagawa. Anong ginagawa ninyo? Dahil natukso kayo ni Satanas. Dahil si Satanas ay asawa rin ng mga taong makasalanan. At yun ang Diyos ng mga makasalanan. At pag sinunod nila ang kagustuhan ni Satanas, sila ay sa impyerno na kasama ni Satanas. So, dalawa maging asawa, kundi alam pamamili. Dahil pag sinabi ng Diyos, huwag kang mangalunya. Hindi ka nga nangalunya ng babae, pero nangalunya ka kay Satanas. Bakit nangalunya ka kay Satanas? Dahil ikaw ay nagpayaman. At sinabi ni Pablo, wala tayong madadala sa langit na anuman. Dahil tayo sinilang walang daladala anuman. At pag namatay tayo, babalik tayo sa langit at wala rin madadala anuman. So, yung kayamanan na pinagkaguluhan ninyo sa daigdig na ito, yan ang magbubulit sa inyo sa impyerno dahil yan ang pinanukso ni Satanas kay Jesus. Nung si Jesus ay naglilingkod sa Diyos, tinukso rin ni Satanas, makakala nyo. So, basahin, Matthew 4:1. Matthew Kapitulo 4, Talatang 1. Sinubukan siya ng Diyos kung talaga matatag siya na maging alagad ng Diyos. Kaya hinatid siya ng Diyos kay Satanas para magkasubukan. So, basahin. Nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya tuksuhin ng Diablo. Kasi Diyos din ang may gagawa niyan. Ha? Ang isang panunukso o isang panubok. Kaya tayo nandito sa libutan. Inihatid tayo ng Diyos dito para masubukan. Kung alin ang pipiliin natin, udyok ni Satanas o udyok ng Espiritu Santo na sinasabi ni Pedro doon sa aklat ni Pedro na tayo lahat ay inudyukan ng Espiritu na magsalita ng matuwid at katotohanan sa tao. Dahil ang udyukan ni Satanas na magsinungaling, siya ang kanyang Panginoon. Pag ikaw ay magsinungaling, mandaya, magnakaw o anumang bagay na labag na kaluban ng Diyos, naudyukan ka ni Satanas. At anong unang inudyok ni Satanas kay Jesus? Tuloy mo. At nang siya'y makapag-ayon ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Anong gimmick ang ginawa ni Satanas kay Jesus? Dahil si Jesus ngayon nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi na hindi kumain at uminom. Dahil nagpapalakas siya ng kapangyarihan para malabanan niya ang kanyang kalaban at makaligtas pa siya ng maraming tao. So, ang unang alok ni Satanas, yung gawin bato ang tinapay. Bakit? Saan kasi nagdarasal si Jesus? Di ba doon sa ibabaw ng bato? So, itong pambubulan ni Satanas. Una, na yung bato ay gawing tinapay. At anong sagot ni Jesus? Tatapwat si Jesus sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Alright.
ang pinapaiba, makapagbibigay ng buhay na tinutukoy ni Satanas, material na tinapaya na galing sa panaderya. Ahaba ba buhay mo kahit nakakain ka ng kain ng tinapay at ikaw ay maaksidente o mapapatay o mahulog man, kung ano ang kinahulugan mo, makakabuhay ba yung tinapay? Hindi makakabuhay yung tinapay, kundi ang salita na lalabas sa bibig ng Diyos, yung taong ginagamit niya na makaiwas ka sa anumang panganib sa iyong buhay kung maniwala ka sa isang propeta na gagamitin ng Diyos at ikaw ay mabubuhay. Dahil kahit na mayaman ka, kung dumating ng iyong kamatayan, makakaligtas ba sa iyo yung tinapay o yung salita ng Diyos na hiwala niya para makaiwas ka sa panganib ng iyong buhay? Alright, yan ang isang bagay na dapat niyong alaman dahil nasa atin ang kaligtasan kung maniwala tayo sa mga propeta na gagamitin ng Diyos. Dalawang propeta na gagamitin ng Diyos, sila ang magbibigay babala sa iyo sa panahumog darating at hindi sa tinapay. Basahin doon sa San Juan 16:13. San Juan Kapitulo 16, talatang 13. Ay, Mateo pala to. Ito po. Gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo ng buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Alright. Napanood nyo yung pelikula na Titanic? Bago naglayag ang Titanic, sino dumating sa kanilang harapan na may dalang kampanilya at nagwika sa kanila na mapanganib ang kanilang paglalakbay? Naniwala ba sila doon sa babaeng yun na nagsabi na mapanganib ang kanilang paglalakbay? Hindi sila naniwala. Kaya yung Titanic naganap at nalunod yung barko at maraming namatay. Dahil yung namatay, yung mga nakakulong doon sa basement, dahil yung basement na yon lugar ng mga mahirap na nagbiyahe, pero yung mayaman na doon sa ibabaw, at sila lang ang naligtas, at yung nasa basement, nakakandado yun. At lahat sila ay nalunod, dahil yung barko na sinakyan nila ay napahamak. So, tama ba yung sinabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos? Sino babae na yon na may hawak na patingting at hindi nila pininiwalaan at nagbiyahe sila, napahamak sila? Yan ay isang propeta na ginamit ng Diyos para magbigay babala sa mga tao. Ang propeta ba ay si inuudyukan ng Espiritu? Inuudyukan ng Diyos yan para magsalita ng katotohanan. No, doon sa Matyo, balik natin ulit sa Matyo 4, kung ano ang pangatlong panubok kay Jesus. Na magkagayo din nila siya ng Diablo sa Bayang Banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Si Satanas ay parang ministro ng angaral dahil ang ginamit niyang kapitulo, versikulo ay Awit 91 na nakakalagay doon na kung ikaw ay matisod sa bato, isusugo niya ang kanyang manghel o pangalalayan kita.
ginamit ni Satanas yun na reference para bulayin si Jesus. Dahil si Satanas ay kung nagkukunwaring anak ng kaliwanagan. Basahin natin sa 91:11. Sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Bakit ginagawa ni Satanas yan na manlin lang sa mga taong napipigati? Nagpapanggap siyang anghel ng kaliwanagan. Lalong-lalo na kung ikaw ay nalulungkot, may problema. Ang kawikan ni Satanas ay ganito, magbigti ka na lang. Pagpasagasa ka o saksakin mo sarili mo o magpatihulog ka. Yan ang kaugalian ni Satanas sa isang taong nagdaramdam, lalong-lalo na yung hindi kumakain, baka malito na siya sa kanyang isip, kaya akala ni Satanas, nalito na si Jesus. Kaya nga yun ang inalok niya kay Jesus na magbigti na lang dahil hindi niya magawa ang tinapay yung bato. Dahil hindi raw tinapay lamang makakabuhay sa tao kundi bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung panghula ng panahon darating mo. O ngayon, nalinglang ba niya si Jesus? Hindi rin. Ano sagot ni Jesus? Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. O see? Yung katagang yun na binitawan ni Jesus ay isang panunukso ni Satanas sa lalong-lalo na sa isang taong naghihirap na ang daranas ng pagdurusal at kalungkutan, lalong-lalo na kung wala na siyang magawa sa buhay, ang bili ni Satanas ay magbigti ka na lang. Nakasulat niya sa pangalawang Korinto, Kapitulo 2, sa mga taong nagdadalamhati, alibin mo, baka tuksoyin niya Satanas. Dahil sabi ni Pablo, hindi hangal si Pablo para hindi niya malaman ang mga gimmick ni Satanas. Basahin mo doon. Kumabasa mo. Datapwat ito'y pinasya ko sa aking sarili na hindi na ako muling paririyan sa inyo na may kalumbayan. Sapagkat kung kayo'y palulumbayin ko, sino nga ang sa akin ay magpapagala kundi yaong pinalulumbay ko. Hanapin mo yung kapitulo, versikulo. Ikalawang Korinto, Kapitulo 2. Oh, yung versikulo na sinabi ni Pablo para huwag kami malamangan ni Satanas dahil hindi kami hangal sa kanyang mga... Datapwat ang inyong pinatatawad ng anuman, pinatatawad ko rin naman. Sapagkat ang aking pinatatawad naman, kung ako'y magpapatawad ng anuman, ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo, upang huwag kaming malamangan ni Satanas. Sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. O, see? Kasi ang kagagawan ni Satanas, lalalangin ka na ikaw ay taong magbigti na lang kung hindi ka maaliw ng sinuman, lalo kung nalulungkot ka na, nadadalamati ka na, naghihirap ka na sa buhay. Kung wala mang aliw sa kanya, si Satanas ay gagamitin niya ang kanyang mga paglalang o mga salitang pagbubuyo, pagbubulid sa impyerno sa sinuman may kayat niya. Kaya alam ni Pablo na ganun ang ugali ni Satanas pag lalong-lalo na pang tao ay nalulungkot, hindi mo pinatawad at hindi mo siya inaliw. Darating sa gas at sasabihin niya, magbigti ka na lang. Kaya marami nagbibigti. Lumulukso sa mga malakas matata sa building. Yung iba nagbibigti. Yung iba naghihiwan ng pulso dahil yan ang ginagawa niya sa mga taong nagdadalamhati. Alright. Pangatlo. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila at sinabi niya sa kanya,
Lahat ng mga bagay na ito ay bibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Alright. Yan katagang yan na nabasa. Yan ang pinangalok niya sa maraming taong nagpayaman na ang pagmayayaman nila hindi legal na pagyaman, kundi pagnanakaw, pangungurap, o mga pagsisindikato, ang mga batas na walang kabuluhan, na sinaginagawa nila yung batas na ginagawa nila ang batas na ay negosyo, krimen ay negosyo, maraming ginagawa ng gobyerno ng krimen ay kanilang pinagninegosyo at maraming yumaman diyan. So, anong sagot ni Jesus? Sumagot, nang magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Alright. Yung katanggang yun na binanggit ni Jesus, ibig sabihin, hindi siya napasuko ni Satanas sa kanyang panunukso. Dahil si Jesus ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Dahil ayaw ni Satanas na may kakumpetensya sa sanglibutan. Kaya itong Diyos na nilalang na siya si Jesus, na Diyos na sangkatauhan ko tawagin, siya ang tunay na Diyos na sinabi ni Juan, Uno Juan, 5:20. Shoutout po kay sa amin pong magiting na kapatid sa pananampalataya, kay Captain Ray Baleros. Magandang araw po sa iyo. At sa lahat po ng mga nanonood, maraming salamat po sa inyo. At ano po? 5:20 ng Uno Juan. Unang Juan, Kapitulo 5. Talatang 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya ng totoo at tayo nasa kanya na totoo. Sa makatuwid ay ang kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Alright. Dito sis pala, si Jesus ay tunay na Diyos dahil siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya madalas niya sabihin doon sa mga tao umuusig sa kanya kung sino siya. Ang sabi niyang mga tao, nakita mo na ba ang Diyos? Matanda ka ba kay Abraham? Ano sabi ni Jesus? Bago si Abraham ay ako na. Sino yung bago si Abraham ay ako na? Dahil si Abraham dumating lang sa pakalagitnaan ng istorya ng Biblia. Ang unang lumitaw, walang iba kundi si Abel. Yung Abel na yun, siya si Jesus. Yan po ang hindi maunawa ng maraming tao. Dahil hindi natapos ang kanyang misyon, dahil pinatay siya ng kanyang kapatid na si Cain. Bakit pinatay ni Cain si Abel? Dahil alam ni Abel na siya lang ang kinakausap ng Diyos. Wala siyang panahon na makipag-usap kay Cain dahil si Cain ay materyoso pag-isip. Ang inandong niya sa Diyos ay puro kayamanan. Nakala niya yung kayamanan makapagliligtas. Samantalang si Abel ay inandong niya ang mga banal na tao, inandong niya sa Diyos. Nakagaya na sinabi ni Pablo doon sa Roma 12:1, nahiandog mo sa Diyos, ayaw yung katawan na sarili, banal, kaya-aya, na siya ang kalugod-lugod sa Diyos, na siya ang katampatan mong pagsamba. Kaya ang mga tao na binabanal ni Abel, hinandog niya sa Diyos at naglilingkod sa Diyos na kasama ni Abel. So, pinatay siya ni Cain, at nung pagkamatay ni Cain, ilang beses siyang sinilang sa bundong ibabaw? 14 beses. 14 beses. Nasamatay po yan, chapter 1. Nandyan ang kanyang mga pangalan sa mga naghahari. Pero hindi pa nagtagumpay sa kanilang kapanahonan. Noong panahon na sumilang
si Jesus, doon pa lang siya nagtagumpay at siya ay naging larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya walang nakakalam ng mga hiwagang ito, kundi lang yung nakakaunawa sa Biblia na si Abel ay siya si Jesus. So, ngayon, nung natapos niya kanyang tungkulin, hindi ba umupo sa kanan ng Diyos sa kalangitan? Dahil nung namatay siya at dalagutan ng ina na nakabayubay sa krus, ano sabi niya? Ama, naganap na. Ano yung ibig sabihin niyo, naganap na? Naganap na niya ang kanyang tungkulin dahil nakalagay sa Biblia, siya ang manunubos. Ngayon, sa ating panahon, tapos na pagtubos. Dahil tinubos na tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan noon, kaya sumilang tayo ulit sa ating kapanahonan at binangako niya na tayo babalikan niya upang kung saan siya naroon, dumon naman tayong kasama niya. Ang tanong, saan nga roon ngayon si Jesus sa ating kapanahonan? Nasa kaharian ng langit. Nasa kanyang kaharian. Ngayon, sino kasama niya sa kanyang kaharian? Nandun sa Matthew 25, na pagdating ni Jesus, nakasama lahat ng mga banal, pagbubukdin-bukdin niya ang mga tao, gaya ng pagbubukod-bukod ng tupa sa kambing, at ang tupa ay lagay niya sa kanan, at ang mga kambing ay sa kaliwa. Anong klaseng mga tao itong kambing? Mga tao matatakaw ng kayamanan, matatakaw ng karangalan, mapagtungayaw, mahilig sa mataas na posisyon sa lipunan, pero wala naman siya na banal na tao. Kaya yan ang hinaangan ng mga tao. Kayamanan. Mga sakim sa kayamanan. Kaya sakim sa kayamanan at pinababayaan nila mahirap dahil yan ang sumbong sa akin ng Diyos. Kailan lang, nakalabuan lang, na kayo na mahiyaman, pinababayaan nyo mga mahirap, nagpakaasa kayo sa inyong mga kayamanan, nahiga kayo sa magandang higaan, aircon pa. Pero yung mahirap, kawawa at pinababayaan nyo. Samantalang, yan ang tungkulin nyo na paglingkuran nyo ang kapwa nyo gaya ng sarili nyo o kaya ibigin nyo ang kapwa nyo gaya ng sarili nyo. Kasi pag ginawa nyo yan sa inyong mga kapwa, ay ginawa nyo sa Diyos. Kaya si Jesus, pamasahin, pagparito niya. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, bakit inilagay niya sa kaliwa ang mga kambing? Bakit nilagay sa kanan ang mga tupa? Dahil papatayin lahat yun at susunugin sa impyerno. Kaya nilagay niya yung mga tupa sa kanan niya para kasama niya sila na maghari o mamahala sa kanyang kaharian. Si Masahid. Kung magkagayon sasabihin ng hari sa nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging mga tagibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. O so, ginawa ba niyo ito sa mga dukha? Hindi. Lalo-lalo ni mga kambing na nasa gobyerno. Anong ginawa niyo sa mga dukha? Pinirahan niyo na pinirahan. Kunartahan niyo na kunartahan. Pataas na pataas ang buwis. Pagkatapos sabi nyo, nakautang pa bayan lang. Wala naman palang utang. Alright. Ito ba eh, kasinungalingan o katotohanan? Yan ang binabalita ni Wonder Boy. Na kayo pala ay tulisan at magnanakaw. Paano ngayon yan? Saan kayo matutungo? Patotohanin po yung sinabi ni
Mr. Eduardo Miranda. Kayo raw po yung mga tulisan at magnanakaw. Mga nasa gobyerno. Dalang sabi ng Diyos, doon sa Mateo 24:44. So anong ginawa nyo dyan? Sa kalitlitan na yan na sumasampalataya sa akin, ay hindi nyo ginawa sa kanila, kundi sa akin. So, kung ano man ginawa nyo dyan sa mga kapwa ninyo mahirap, at ninyo sila binigyan ng pagkain, dadaing sila sa Diyos. Nandiyan sa Biblia at ipagtatanggol sila ng Diyos. So, itong pagtatanggol ng Diyos na ito at panunumbat ng Diyos sa inyo, matanggapan ninyo sarili nyo dahil inutusan niya kanyang mga propeta na humiyaw na malakas. Huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak. Ayan, Isaiah 58:1. Ngayon, umiyaw ngayon si Miranda. Pati ako, humiyaw na rin sa inyo. Pati si Captain Ray Baleros, humiyaw na rin. Bakit? Dahil hindi na maganda yung mga ginawa nyo sa mataw eh. Dahil sabi ng Diyos mismo, ano mang ginawa nyo dyan sa kalitlitan na yan na sumasampalataya sa akin, ay hindi nyo sa kanila ginawa, kundi sa akin. Kaya ang Diyos ngayon ay manumbat na sa inyo. Ito po sinabi niya, Isaiah 58, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. So, pag isang propeta na gaya ni Isaiah ay utusan ng Diyos na sabihin niya sa inyo ang kanyang mga kasalanan, magbibintangan ba ninyo siya? Huhulihin ba ninyo siya? Papatayin ba ninyo siya? Kung siya'y inutusan ng Diyos? Entonces, lumalaban kayo sa Diyos. Dahil hindi niyo paniniwalaan yung mga tao na inutusan niya ang magsabi sa inyo mga kasalanan niyo. Bakit? Bakit kailangan kayong sawayin? Para po itama yung mga maling ginagawa nila. Alright. Para itama yung mali ninyo. Kamukha ni Jesus. Nung itama niya yung mali ng mga tao, naggalit siya sa kanya. Anong sinabi ni Jesus sa mga tao nung panahon niya? Doon sa San Juan 4:22. San Juan Kapitulo 4, talatang 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Alright. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Oh, ginagawa ba ninyo ngayon yan? Etong mga pari, gusto nila ang tao pasambay sa ribulto. Sa dami ng mga reliyon, mayroon bang Diyos sa kanila? Sumasamba ba sila sa banal na Espiritu o sa Diyos mismo? Dahil sabi ni Jesus, ang Diyos ay Espiritu. Kailangan tayo magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ano yung katotohanan? Biblia. Nasa San Juan 17:12. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So, sinasamba din ba ninyo ang Biblia? Sinasamba ninyo ang Espiritu Santo? Ano kasi ang ginagawa ng Espiritu Santo? Siya ang magtuturo sa atin. Lahat ng mga bagay na dapat natin gawin, nandiyan sa San Juan 14:26. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay, ang Espiritu na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo aking sinabi. Oh, ito pala ang pagkuli ng Banal Espiritu eh. Kapag tayo sumamba sa Banal Espiritu, ituturo niya sa atin ang matuwid na pagtupad sa utos ng Diyos at magpaalala sa lahat ng sinabi ni Jesus.
Ano sinabi kasi ni Jesus? Ang mahirap po kasi nito kasi tay, wala po kasing bumababamba na espiritu sa iba't ibang relihiyon. Eh paano nga? Hindi lalamparanan. Dahil wala kaya walang magturo sa kanila. Wala naman magturo sa kanila. Kamukha ni Pablo. O, tingnan niyo si Pablo ha. Nandun sa gawa, 19:1. Kung paano bumabase ang espiritu sa mamanampalataya sa mga taga-Epeso, si Pablo ang nagbigay ng paraan para ang Espiritu Santo ay bababa sa kanila. At nangyari na samantalang si Apollos ay nasa Corinto, pagkatak ni Pablo ng mga lupaing matataas at napa sa Efeso at nakasumpong ng ilang mga lagad. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap pa ganinyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi! Hindi man lang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayo'y sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila sa bautismo ni Juan. Yun po, yung bautismo sa tubig. Hindi nyo alam na yung bautismo ni Juan ay inurong na niya nung si Jesus ay lumitaw na. Yan po, hindi ninyo maintindihan at hindi ninyo maunawaan. Nasa San Juan, Kapitulo 3, nasa Mateo 3 pa. Ha? Na nung nagbabautismo si Juan ng tubig, inurong na na yun. Inurong na yan eh. Para sumikat si Jesus. Ginagawa nyo pa. So, itong panlilin lang na ito, yan, nalinlang ang mga tao. Kaya mga tao ngayon ay nabulid. Lahat ng reliyon, yan ang ginagawa. Nabulid sa kamalian at kasinungalingan dahil lumitaw ang bulang pastor at mga bulang propeta na kialam sa banal na ebanghelyo. Wala naman naintindihan sa banal na ebanghelyo. At hindi rin po nila itinuturo yung bautismo sa Espiritu Santo dahil hindi rin nila alam kung paano yung gawin. So, tingnan natin kung anong ginawa ni Pablo. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuibagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito ay nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. O ngayon, anong nangyari? At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Oh, see? Sino si Pablo? Hindi ba si Pablo ay bihag ni Jesucristo? Ginagamit ni Jesucristo? Kaya sino man ay hindi makababautismo ng Espiritu kung wala ang Panginoon sa iyo? Kaya nasa panahon natin, kung wala si Jesus sa iyo, hindi ka makapagpababa ng banal na Espiritu. At hindi nyo rin po matatanggap ang kaloob ng Espiritu Santo kapag hindi kayo nabautismuhan sa bautismo ng Panginoong Jesucristo. So, itong malaking panlilin lang ng mga tao na ito sa mga sangkatauhan. Kailangan malaman nyo na ang katotohanan na yan. Ay udyok ni Satanas yan para manlilin lang kayo ng mga tao. Kunwari, totoo na yung relihiyon nyo. Wala naman pala ang banal na Espiritu at wala naman pala si Kristo sa inyo. Dahil kung si Kristo nasa inyo, ito ang tatanggapin ninyo doon sa Gawa, Kapitulo 1:8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Hudeya at Samaria at hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. So, wala kayong tinanggap na Espiritu Santo. Kaya wala kayong kapangyarihan na mangaral at wala kayong kapangyarihan na magtayo ng reliyon. Hindi rin kayo makagamot. Kasi dahil wala kayong tinanggap na kapangyarihan mula sa Espiritu. Anong kapangyarihan na tanggapin niyo sa Espiritu? O ito, basahin natin sa San Mateo 10:1. Mateo Kapitulo 10, talatang 1. Yan ang tatanggapin ng mga alagad ng Diyos. Kahit na sino sa inyo, kung bumaba ang Espiritu Santo sa inyo, ito ang tatanggapin niyong kapangyarihan. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad
at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Ate, aliwanag. Sari-sari, kahit na COVID, kahit na monkeypox, pagagalingin ng mga alaga ng Diyos na tumanggap ng kapangyarihan mula sa Diyos at mula kay Kristo. Dahil yan ang tinatawag na transition of power. Alam niyo, transition of power, paglipat ng kapangyarihan, authority. Maling-mali po yan. Kagaya na sinasabi sa John 17. Tingnan natin. Juan Kapitulo 17, talatang ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanya mamata sa langit ay sinabi niya. Kung basahin niyo sa Biblia ang English, Lord's Prayer, panalangin ni Jesus sa Ama. Ama, dumating na ang oras. Luwalatin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalatin ang anak. Ano ibig sabihin niyo luwalatin? Parangalan ang anak. Dahil dumating na ang oras ng parangalan, dapat yung anak. Ay kaso, pinatay nila yung anak. Eh hanggang ngayon, wala pa rin naniniwala sa Panginoong Hesukristo eh. O, sana maraming po, tao. Nasana po tayo kapangyarihan ng anak nung wala na yung anak. Hindi ba naibigay kay Pedro, naibigay kay Pablo, naibigay sa mga apostol, yung tinatawag na transition of power na sinutukod dyan sa John 17. Ituloy mo. Gaya ng ibigay mo sa kanyang kapamahalan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibigay mo sa kanya. Dapat kayo tumanggap na ng buhay na walang hanggan eh. Eh wala. O sino pumanik sa buhay na walang hanggan? Hindi pa siya at ang kanyang mga apostol. Nasa langit na sila lahat at yung mga babae na sumampalataya ay kasama niya sa langit. O ngayon, paano sila makarating dito sa ibabaw lupa? Eh, hindi naman ninyo sinampalatayanan yung turo ni Jesucristo. Alright, ito liwa. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo. Sa makatuwid bagay, si Jesucristo. So, yung pala Diyos na tunay eh. Larawan ng Diyos na hindi nakikita. Dahil sinabi niya sa kanya mga sanggot sa mga taong umusig sa kanya, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Walang naniwala dahil siya larawan ng Diyos na hindi nakikita. So, siya ang tunay na Diyos, sabi ni Juan. 5 ba hindi? Ngayon, sino ngayon ang pinagkalooban ng paglipat ng kapangyarihan? Hindi ba nailipat doon sa mga apostol? At nang gagamot sila ng sakit at nag-iibanghelyo rin nandun sa 7 ng Matthew 10, 7 at 8. Yan ang lang ginagawa ngayon. Mateo Kapitulo 7, talatang 10. Hindi ah. 10, 7. Ah, 10, 7. Bali pala ako. Samantalang kayo nangaglalakad ay magsipangaral kayo na magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit. Magpabangon kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga ketong. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. O see? Yan ang ginagawa na mga petiler ngayon, yung mga sumasamba sa Espiritu, binibigay nila ang Ebanghelyo, binibigay nila ang kapangyarihan sa mga tao. Walang bayad. Kayo na kayo mga reliyon na nagpapabayad, kayo naman na sa pamahalaan na nagpapabayad, hindi kayo tunay na mahalagan ng Diyos. Dahil naglilingkod kayo sa pera, hindi sa may lalang ng pera. Kasi ang may lalang ng pera, Diyos. Ang may lalang ng kayamanan, Diyos. Lahat ng ginto na inyong pinakinabangan,
Galing sa Diyos yan. At ginagamit nyo ngayon na pambobola, panlilin lang sa mga tao, panggaganso. So, ano kayo klaseng tao? Maka-Diyos ba kayo? Sinabi ni Jesus doon sa Matthew 8:43, diretso hanggang 47, para malaman nyo kung anong Diyos nyo. Hindi Diyos ang may lalang ang Diyos ninyo, kundi Diyos na kayamanan. Sa Juan yun eh. Juan Kapitulo 8, talatang 43. Bakit hindi ninyo napag-unawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. See? Nagbabasa ba kayo ng Biblia? Nag-aaral ba kayo ng Ebanghelyo? Para malaman nyo ang katotohanan? Wala. Kaya, saan daw kayo? Doon, sa ama nyo, Diablo. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan at nagsasalita siya ng saganang kanya. Sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. So, ang Diablo ang Diablo pala ang ama ng lahat ng sinungaling. See? Kayo ba'y sinungaling? Sabi ni Juan, ay totoo, sinungaling kayo. Uno, Juan, dos, cuatro. Unang Juan, Kapitulo 2, talatang 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Oh, see? Maliwanag na kayo ay mga sinungaling dahil niluko nyo mga tao at pinamahalan nyo na may karahasan, pinamahalan nyo na may mga batas na hindi naayon sa Diyos. Kamu kayong quarantine, kamu kayong mga pambubola ng mga doktor sa mga tao, kaya hindi totoong sakit ng tao, sasabihin niya sa mga tao, porque hindi nagkaroon ng doktor, sabihin niya, may uod sa abdo. Wala naman. May butas sa baga mo, kaya na wala naman. May sipon lang. May kung ano-ano inopera sa tao, hindi naman gumagaling. So, ito ba? Panluloko? Ay, pagbinyag nila sa iba't ibang klase ng sakit. Kamu kaya, no? Magbinyag naman kayo ng monkeypox. Ano ba klase yung mga tao kayo? Maluloko kayo? Monkeypox. Para sindakin yung mga tao. Para manindak lamang kayo ng tao. Para meron na kayong i-quarantine. Meron na kayong i-lockdown. Para sa ganun, kumita kayo ng maraming pera. Matakot kayo sa mga pinaggagawa ninyo. Yung mga ginagawa ninyo. Pag-ukom na alam ngayon. Ng Diyos na manluloko kayo. At sinungaling kayo. At ang ama nyo mismo, si Satanas, na nagudyok ng kayamanan sa taong sasamba sa kanya. Pag hindi kayo nagbago at nagsisi, papakain kayo ng Diyos. Doon sa 45 na, San Juan 8. San Juan, wala. 8:45. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi niyo ako sinasampalatayanan. Sino sa inyo ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi niyo ako sinasampalatayanan? Alright. Kasi, kinukoreksyon lang ni Jesus ang kamalian ng tao. Pero ang tao, nagalit sa kanya. Ayaw niyo pa rin maniwala sa Panginoong Jesus Kristo. Gusto siyang patayin. Anong sabi ng mga tao? Sino ang papatay sa inyo? Samantala si Jesus ay manghuhula. Talaga, binabantay nilang patayin si Jesus. Noon pa, bata pa lang yan, papatayin na eh, ni Herodes eh. Ba't nakaligtas Jesus? Bakit papatayin ni Herodes Jesus, yung santo ninyo na sinasabi niyo? Dahil alam na ni Herodes ang gagawin ng Jesus paglaki niya. Dahil babaguhin niya ang patakaran ng gobyerno.
dahil ang gobyerno ay tulisan at magnanakaw sa paningin ng Diyos. Ang tawag dyan ay sindikato. So, ito ba sindikato? Matutuwid ba sa paningin ng Diyos yun? Ayon daw po kay Tatay Eduardo, ang gobyerno raw po ang pinakamalawak na sindikato. So, totoo ba sinasabi ni Eduardo? You wonder boy? Baka totoo. Alright. So, alalahanin ninyo na sinabi ng Diyos sa akin na gagawin niya paraiso ang Pilipinas kung tayo ay magkaisa na pananampalataya. Ha? Mag-isa na layunin para sa kasaganaan at kapayapaan dahil yan daw ay divine wealth. Paano po mangyayari nandun po yung mga taong binabanggit ni Tata Eduardo sa gobyerno pa rin sila lahat? So, tama yung sinabi ko sa inyo nung araw. Hindi na kailangan eleksyon. Gaya natin yung patakaran ni Moises doon sa Deuteronomio. Kapitulo 1, di ba? Binanggit ko na yan nung araw sa inyo. Hindi nyo pinakikinggan. Ngayon, kailangan talaga matigil na yung eleksyon na yan dahil talagang walang hanggan na pandaraya sa counting dahil hindi naman nyo hawak yung makina ng counting dahil nabayaran yung kumakounting, wala kayong magawa dahil hindi naman kayo mang-usig at hindi naman kayo abogado para usigin sila. Ito, Roy. Deuteronomio 1:9. Humirang ng mga katulong. O bakit humirang ng katulong si Moises? Dahil hindi kaya ni Moises nalutasin ang problema ng bayan na mag-isa siya. So, kailangan niya ang mga katulong. Eh ngayon, kayo ba ay katulong ng gobyerno? O katulong sa panunulisan. O katulong kayo sa paninira sa tinatawag na divine government. Dahil puro kayo tulisan at magnanakaw. Sabi ni Wonderboy. Totoo yung kaya sinasabi ni Wonderboy. Sinaya niya pong hindi totoo yan. Walang aamin talaga. Dahil sinabi ng Diyos mismo sa bibig ni Jeremias 17:9 na ang tao talaga likas na sinungaling. Mayroon pa siyang batas na kalabing isang utos. Salip na sampung, aamin. Salip na sampung utos, ay mayroon pang kalabing isang utos na huwag kang aamin. At dahil lahat sinabi na nadimanda, lahat ng hearing sa gobyerno na dinimanda ng mga tao, walang umamin. Dahil ang tao ay likas na sinungaling, sabi po rito ni Jeremias, Kapitulo 17, Talatang 9, ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Kasi, nung hinula ni Jesus kung anong ginagawa ng gobyerno, anong ginawa ng gobyerno ng panahon ni Jesus? Hindi ba pinagsikapan siyang patayin? Nandun sa Matthew 27:1. Mateo Kapitulo 27, Talatang 1. Pagka umaga nga, ang lahat ng mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan ay nangagsasanggunian laban kay Jesus upang siya'y ipapatay. Alright. Ngayon, nung sinabi ni Jesus, bakit niyo ako pinagsisikapang patayin? Ang taong nagsasalita ng katotohanan, di paniwalaan, nandun sa San Juan, Kapitulo 8, 46. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan ay hindi niyo ako sinasampalatayanan, sino sa inyo ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan,
Bakit hindi ninyo ako sinasampalatayanan? Bakit? Inuhulaan na niya ang mga tao na gumagawa ng masama nung panahon niya eh. Higit pa sa propeta ang Panginoong Jesucristo. Wala silang paniwalaan. Dahil tao lang daw siya at walang nalalaman, hindi nila alam na siya ang Diyos, pinagkalooban ng Diyos, na makaalam ng lihim ng tao. Kaya tuloy. Sino sa inyo ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi ninyo ako sinasampalatayanan? Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. So, kaya ayaw niyo ebanghelyo eh. Dahil hindi kayo maka-Diyos talaga. Maka-demonyo kayo. Lahat ng magnanakaw, tulisan at sinungaling sa bayan ay demonyo talaga ang kanilang Diyos. Dahil sinusunod nila yung udyok ni Satanas. Sila mga tinukso ni Satanas. Na payayamanin kayo pag magpatira pa kayo at sambayin nyo ako. Sino sila sambayin nyo yung ngayon? Yung nagpatira pa. Yung nagpapatira pa na yumaman. Si Satanas ang kanilang Diyos. Maliwanag. Sintuloy mo, Bosa. Nagsisagot ang mga Hudyo at sa kanya sinabi, hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo? O, tingnan nyo, inakusan pa yung anak ng Diyos na may demonyo. Nagsasalita ang totoo, may demonyo, nagsasalita ang totoo. Yung kasinungalingan ay anghel sa langit. Yung mga magnanakaw, tulisan sa bayan, anghel. Ay, grabe kayo. Delikado kayo. Lahat ng tulisan sa bayan, anghel. Oh my God. What is the meaning of this? Oh, see? Sumagot si Jesus, ako'y walang demonyo, kundi pinapupurihan ko ang aking ama at ako'y inyong sinisiraan ng puri. Oh, see? Intriguing against honor. Sinisira nyo yung puri ni Jesus na tapat na alagad ng Diyos at siya ang Diyos na buhay na nanakalam ng lihim ng tao. Tapos kayo sinungaling. Ano ba kayo talaga? Binabaliwala niyo Diyos na siya ang nagsusumbong sa kanya mga propeta. Ang ginagawa ninyo nando sa Amos 3:7 eh. Yan ang ginagawa ng Diyos sa ating kapanahonan. Isinusumbong niya yung nakikita niya sa kanya mga lingkod ng mga propeta. At ninyo paniwala ng propeta, pinagpapatay nyo mga propeta, gusto nyo patayin ng mga propeta, dahil para wala yung may bubulgar sa inyo mga sindikato o lihim, gusto nyo patayin ng propeta, mga engot kayo talaga. Sige tuloy. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang malingkod na mga propeta. Oh, hindi kayo natatakot sa mga propeta. Papatayin yung mga propeta. Ano sinabi ni Jesus ng panahon niya? O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta, ilang beses kung gustong gawin na inyong mga anak ay pailalim sa aking pakpak at ayaw ninyo. O. Ano ibig sabihin yun? Gusto lang sakupin ng Diyos sa mga tao para sawatayin ng mga tao sa kanilang maling ginagawa. Para magkaroon ng divine government. So? Nangyayari pa rin ngayon. Sabi nyo, gusto nyo divine government, pero ayaw ninyo ang ebanghelyo para kayo maging divine people. Hindi po magiging divine ng government kung hindi nyo sasama ang Diyos. Alright. Dahil ang Diyos ang mag-aari. Nandiyan sa isa, sa awit. 99:1. Siya talaga mamahala. Ang Panginoon ay nagahari, manginig ang mga bayan. Siya'y naupo sa mga kerubim, makilos ang lupa. Ang Panginoon ay dakila sa Siyon, at siya'y mataas na higit sa lahat ng mga bayan. O see, ang mataas na uri ng gobyerno ay ang gobyerno ng Diyos. Tapos ayon yung isama yung Diyos sa gobyernong divine. Oh my God! Ano, gusto niyo na maging sakdal
gusto nyo, buro kayo makasalanan. Paano kayo makabalik sa langit? Impyerno kayo lahat. Yan ang utos ng Diyos. Kay Jesus, nung hiwalay niya tuma sa kambing, at yung kambing, iatsara daw sa impyerno. Ano meaning ng kambing? Matatakaw sa salapi, mayabang. Sakim sa kayamanan. Sakim sa kayamanan, sakim sa posisyon. Sakim sa posisyon. Gusto nyo, maparangalan kayo, maparangalan. Gagalangin kayo. Kagalang-galang ba kayo? Talaga? Dapat ba kayong galangin? Ano sabi ni Haring David doon sa 82? Ano? Kaya ang Diyos ay humahatol sa gitna ninyo dahil kayo nagpapanggap ng mga Diyos na sa libutan. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan at magsisigalang sa mga pagkatao ng masama? Tingnan nyo. Dahil kayo masasama, gusto nyo galangin kayo parati. Tulisan pala kayo, sindikato pala kayo, tapos gusto nyo galangin kayo. Dahil ang gobyerno nyo, dapat pawirihan. Ang gobyerno pala na tulisan ito ang dinakaw. Ano ba yan? Binalot na ng kadiliman ng mundo. Kawawa naman ang mga alilalang ng Diyos na pamahalaan ninyo, i-quarantine ninyo, i-lockdown ninyo, hindi ninyo palabasin sa bahay ko, hindi magpabakuna. Ano ba ka talaga yung babatas ninyo? Ito ba'y kaayaya sa Panginoon Diyos yan? Hindi. Tapos hindi naman yung pakainin ng wasto. Hindi nyo man bigyan ng wasto ang pangailangan sa buhay. 3 kilong bigas, 2 sardinas, 1 noodles. Kasi ba yun? 1 pape sa loob ng 1 buwan. Oh my God! Ano ba klaseng gobyerno yan? Sira tok-tok kayo lang talaga. Dapat wala ng gobyerno. Hindi, wala kayong takot sa Diyos. Wala kayong takot na mandayat magsinungaling sa harapan ng Diyos. Hindi nyo alam na may pananagutan kayo sa Diyos pag hindi nyo naayos ang inyong masinasakupan. Hindi po nila alam yan. Lahat sila may pananagutan sa Diyos. So, isipin nyo mabuti yan ha. Kahit na ikaw presidente, ikaw ay senador, congressman, gobernador, mayor, kapitan, may pananagutan kayo sa Diyos pag hindi nyo maayos ang inyong sinasakupan. Tanda ito nyo, po ha? Sinabi ni Hari Solomon 12:14. Sige. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kasi, mahatulan kayo lahat. Hahatulan talaga kayo lahat ayon sa inyong mga ginawa. Dahil ang Diyos ay hukom. Tanda nyo, ha? Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng dila ay magsusulit sa Diyos. Sabi ni Pablo sa Roma. Ayaw niyo mga opisyal dahil hindi kayo aamin. Wala nga aamin. Makapagsinungaling kayo sa tao, pero hindi kayo makapagsinungaling sa Diyos. Tanda. Dahil lahat na magsinungaling sa Diyos, patay talaga. O gusto niya mamatay? Ayun na, nagbabanta na naman ang kamatayan sa maraming tao. Sana maligtas kayo ha. Dahil magpapasabi na naman ng Diyos, mas matindi pa sa gubit. Tanda niyo. Kaya mga doktor kayo, mayayabang kayo ha. Mabuti nila magpakumbaba na kayo. Dahil sinabi ng Diyos sa akin. Sumuko na po kayo sa Diyos. Sumuko na kayo. Huwag na kayong magmamatas. Magyayabang ha. Para sa ganun, maawa ng Diyos sa inyo. Madamay ang mga makasalanan. Dahil bakunan ninyo kahit na walang sakit. Para magkaroon ng virus sa kanyang katawan. Para kontrolin nyo sila, para sa inyo lahat, sa ospital. Ano ba kayo? Sindikato pala talaga kayo. Maliwanag. So, anong gawin natin? Magbalik-loob na kayo sa Diyos. Magsisi na kayo. Dahil sabi ng Diyos, kahit na makapalpa sa mukha nyo, kasalanan ninyo, patatawarin niya. Dahil mapagpatawa ng Diyos sa mga tao nagsisisi. At pinapahaba niya buhay ang taong nagbago na. Nandun sa Isaias 1:18.
Ito po, napakalinaw po sinasabi ni Propeta Isaias na kahit makapal pa sa mukha ninyo kasalanan ninyo, patatawarin pa rin kayo. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Yan po ibig sabihin yan. See? Alam mo yung balahibo ng tupa? Papuputiin. Ibig sabihin, hindi na ibibilang sa inyo ang inyong mga kasalanan, patatawarin na, basta magbago na kayo at huwag na kayo magkakasala muli. At ibibilang kayo na maging anak ng Diyos. Hindi na kayo anak ni Satanas. Dahil yan ang pangako ng Diyos kay Isaias din naman. 57:15. Isaias Kapitulo 57, Talatang 15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal, ako'y tumataan sa mataas at banal na dako. Nakasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o mapupot man akong lagi. Sapagkat ang diwa ay manglulupay-pay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa. O see, kailan kayo malupay-pay? Pagparatiin niya ang sunod-sunod na salot at sakit. Sa inyo, hindi mapapagaling na mga doktor yan. Hindi kayo manglupay-pay. Mga unggoy kayo. Hindi dahil na sa kasamaan ng kanyang kasakiman, ay napuot ako at sinaktan ko siya. Aking ikinubli ang aking mukha at ako'y napuot. At siya yung mao nang magsik ng lakad ng kanyang puso. See? Masabi pa niya sa sarili niya, kung talaga may Diyos, bakit hindi ako pagalingin? Eh paano nga? Hindi sasagot ang Diyos. Pag ikaw ay makasalanan at di marunong magsisi, tatawag ka sa Diyos. Hindi ka niya sasagutin. Nandun sa Kawikaan 1:20. Dahil kayo'y mga musmus. Hanggang kailan kayong mga musmos magsisibig sa inyong kamusmusan? At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay magtatanim sa kaalaman. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking inuunat ang aking kamay at walang makinig. O ano yung pagtawag ng Diyos? Di ba sakit? O, saan kayo pumunta? Sa doktor? Napagaling ba kayo ng doktor dyan sa COVID na yan? Pero kung napunta kayo sa mga pain killer, baka sakaling nabuhay pa kayo. Dahil marami kaming pinagaling na na-COVID. Tandaan nyo ah. Ayaw lang maniwala eh. Sabi, wala kayong maniwala na ang Diyos ay nasa amin. Nandito siya, mataas at banal na dako. Ang kingdom of heaven and the holy nations of God. Yan ang aking titulo at pangalan. Ayaw niyong paniwalaan na nandito na ang karinan ng langit sa lupa. Ito naman ang ganti ng Diyos. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ano yung saway? Ten commandments, saway yun. Ako naman ay tatawa sa karawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila kung masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. O yan ah. Pagtataguan kayo ng Diyos. Kawawa kayo. Ang langit ay magiging bakal sa panalangin ninyo. Alam niyo ibig sabihin nun, kahit anong panalangin ninyo, ni walang diri din. Sa Ponyas, hanapin na niyo siya ngayon bago dumating ang kakilakilamot na karawan ng Panginoon. Hanapin niyo siya. Kayo lahat na mababait na tao din naman. Dahil hindi naman lahat ng tao ay masama. Yung mababait at maamo, hanapin ninyo ang Panginoon. Para kayo'y mabuhay. Ha? Yan lang ang biling ko sa inyo. Nandito lang ako. Somewhere in Bulacan. Kahit na nung uli, sakit. Dali nyo rito.
Basta't dalhin nyo ang iyong paniniwala at may tiwala para magkamit kayo ng awa. Okay? Hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Sana pagbulay-bulay nyo ang sinabi, pagkakataon nyo nito, so, hanggang dito na lamang po kami. Maraming salamat po sa lahat po na nakinig at nanood. Ito po ang aming pong ginagawa ay upang lubusin ninyo ang aming katuwaan upang kayo magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa rin pag-ibig na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Kapayapaanawa sa mga kapatid at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo, ang biyaya naway sumalahat ng mga nagsisibig sa ating Panginoong Hesukristo ng pag-ibig na walang pagkasira. Siya nawa. Ito po ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Rani Santos Baltasar. Maraming salamat po.